Eto nga daw mga idol ang simpleng game plan neto ni Coach Darvin Am kay Luka Doncic sa kanilang pag-aharap bukas. Pero bago natin yan pag-usapan mga idol ay ito muna nga ang naging payag ni Michael Jordan from 20 years ago. Sabi niya in 2003, 20 years from now, you will never see someone play sick or get out on the floor with a sore ankle. Then fast forward nga mga idol ngayong 2023 na, 20 years exactly simula nang sinabi nga ito ni MJ ay parang ang nagkatotoo ang ganyang sinabi. Alam naman natin ngayon na mainit na topic ang load management na kahit merong kakaunti lang nararamdaman ay hindi na nga agad naglalaro. Pero hindi naman natin nilalahat ang mga NBA players ngayon. Meron pa rin talagang naglalaro through injuries. Kagaya na lamang ng dalawang player na si LeBron James pati na rin si Giannis. And for sure may mga iba pa ring player na ngayon ay naglalaro through injuries. Pero mas madalas na nga yung umuupo at nagpapahinga. At mga idol, hindi naman kasalanan niya ng mga players. Dahil alam nyo ba mga idol, ang mga doktor ang nagpapasya ng kanya-kanyang team kung sila ba yung maglalaro or hindi. Dahil ayon nga sa mga owners din ng NBA teams ay mas papalagahan nga daw nila ang health ng kanilang mga players dahil investment nga daw para sa kanila itong mga players na ito. For example na lang mga idol, si Giannis, 200 plus million ng kanyang kontrata. Tapos kung ipi-play through niya for example ang ankle injury and then mag-worsen yun at possibly maging out siya for months ay parang masasayang nga lang yung ibinahay sa kanya sa isang buong taong yun kesa kung ipinahinga niya na lang yung kanyang simpleng ankle injury lang na gumaling sana agad in weeks. Yan na nga ang prinsipyo ngayon ng mga NBA teams lalo na mga NBA owners. Talagang top priority nila ang kalusugan ng kanilang mga players lalo na ang kanilang mga superstars na pagkalaki-laki ng ibinabayad nila sa kanila. At ngayon nga mga idol ay pag-usapan na natin. Ito ang simpleng game plan lang naman ni Coach Darvin Ham patungkol nga kay Luka Doncic bukas. Well, ang kanyang adjustment na simple lang naman ay gagawin niya ngang primary defender. Ito ngang si Jared Vanderbilt kay Luka Doncic. Basically mga idol, from first to fourth quarter ay tatauhin na ito nga ni Jared, itong si Luka. Well, alam naman natin na siguro sa mga nakapanood ng mga past Lakers games kung ano nga itong kayang gawin ni Jared Vanderbilt sa depensa. Si Brandon Ingram nga ay kanyang pinahirapan. At ngayon ay susubukan niya namang pahirapan itong si Luka Doncic. At alam nyo rin ba mga idol, this past few years, kapag nga nakakarap ni Luka Doncic itong si Vanderbilt, ay talaga namang nahihirapan nga siya. At sa last 6 games niya nga against dito kay Vando mga idol, ay nag-average lamang si Luka ng 21.8 points per game, 7.3 assists and 6.5 rebounds. So talaga namang damang-dama neto ni Luka ang depensa ni Jared Vanderbilt at yan ang muling gagawin neto ni Coach Darvin Ham. At alam nyo ba mga idol, may katulong din itong si Vando at yun si AD mga idol ay tutulong din para pigilan si Luka pati na rin si Kyrie Irving. Dahil alam nyo ba itong ang si Vanderbilt at si AD defensively ay number 1 nga mga idol sa buong NBA pagdating sa front court duo. Sila ay merong defensive rating na 105.4. Number 1 yan sa buong liga. So talaga nga namang sobrang nag-improve ang depensa ng team ng Lakers nang dahil sa trade na ito at nakakuha nila itong si Jared Vanderbilt. Meron na nga silang mga wing player, meron ng weapon itong si Coach Darvin Ham na ipangtatapat niya nga sa best players ng kanilang makakalabang teams. So abangan nga natin yan bukas mga idol. Madaling araw ang laban nila, 4:30 AM. Tingnan natin kung eto bang gagawin ni Coach Darvin Ham na pagtatao kay Luka ni Jared Vanderbilt ay gagana.